Magandang umaga po. Ito po ang ating weather update ngayong araw, August 2, 2021. Kung mapapansin nga po natin ano yung makakapal na kaulapan dito sa ating bansa ay posible pong makaranas tayo ng mga mahina at katamtamang pag-ulan. Subalit sisigat rin po si Haring Araw dito po sa malaking bahagi ng Visayas, Bicol Region, maging sa May Mindanao. Even Metro Manila, makakaranas na po tayo ng mga pagsikat ng ating Haring Araw. At kung mapapansin natin, ano, meron pa rin tayong low pressure area dito po sa may silangan ng Taiwan. At dito naman po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, kung mapapansin nyo, meron tayong shallow low pressure area at yung tropical depression dito po sa silangan ng ating Japan. Kung mapapansin nyo naman po, ano, medyo humina po yung ating habagat, subalit ito po ay hinihila pa rin itong ating nasabing low pressure area. At kung mapapansin nga natin, ano, makakapal pa rin po yung kaulapan at posible po tayo makaranas ng mga pag-ulan sa hapon, lalo na po yan sa gabi at madaling araw. Check natin sa ating infrared image kung mapapansin nga po natin, ano, yung makakapal na kaulapan na yan ay posible pong magpaulan dito po sa may parte ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Zambales at Bataan. At yung nalalabing bahagi po ng ating bansa, ano, sa may Bicol, Visayas Region at maging sa may Palawan ay magiging maganda na po ang lagay ng panahon. Wala na po tayo masyadong inaasahan na mga pag-ulan. Sa advanced weather forecast naman po natin, ano, ito naman po yung ating posibleng scenario kung mapapansin nga po natin. By August 3, ito po yung ating next possible scenario kung mapapansin nga po natin. Magiging maganda po ang lagay ng panahon. Even may posible po tayong isang tropical depression, dito na po yan sa may silangan ng China sa Wenshu. Pero mahina pa rin po, no, yung chance niya na magpaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Mananatili po magiging maganda ang ating lagay ng panahon, maliban na lamang po, no, sa kalat-kalat na pag-ulan. At meron din po nga posibleng namumuong sama ng panahon dito naman po sa may parte ng Hong Kong. Pagdating naman po ng August 4, ito po yung ating next possible scenario. Mapapansin nyo nga po, posible pa rin po tayo makaranas ng mahinang pag-ulan dito po sa parte ng Luzon area. At makaka-apekto nga po dyan itong nasabing dalawang sama ng panahon. Pagdating naman po ng August 5, ito po yung ating next possible scenario. Kung mapapansin nga po natin, ano, magiging maganda na rin po ang lagay pa rin ng ating panahon, maliban na lamang po dito sa may parte ng Luzon area. At pagdating naman po ng Friday, August 6, kung mapapansin nga po natin, ano, tuloy-tuloy po na unti-unting gumaganda ang ating lagay ng panahon dahil nga po sa paghina ng ating habagat. Kahit po meron po tayo dito nga nakikitang posibleng bagyo, no, sa pagitan ng Taiwan at ng China, ay posible pa rin po tayong maging maganda ang lagay ng panahon. Pagdating naman po ng August 7, ito po yung ating next possible scenario. Tuloy-tuloy po magiging maganda po ang lagay ng panahon ng ating bansa kahit meron tayong mga posibleng sama ng panahon outside par. Pagdating naman po ng August 8, ito po yung ating next possible scenario. Kung mapapansin nyo po, no, by August 8, meron tayong isang nakikitang posibleng low pressure area dito po sa silangan ng Mindanao. Ito po yung ating babantayan sa ating advanced weather forecast. Sa ngayon po, ito lang yung ating available data, no? Manatili po tayo nakatutok para po dito sa ating mga minomonitor na sama ng panahon sa ating advanced weather forecast kung ano nga ba yung mga posibleng mangyari in the future. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.